For today's video ay gagawa tayo ng nata de coco jalapeño. Bagay na bagay sa mainit pa rin simple na panahon. Simple lang ang ating mga sangkap dito. Kailangan natin ng sago. Yung sago na nabibili sa palengke ay pwedeng-pwede na yun. Ang kailangan lang natin ay 1/2 cup. Nagpakulo na ako ng tubig. Ilagay lang ang sago. Pakuluan lamang ito hanggang lumambot. Haluin lang ito ng paminsan-minsan para hindi dumikit ang sago sa ating lutuan. Kapag luto na ito, salain lamang para matanggal ang tubig at itabi muna. Dito sa parte na ito ay hindi ko na naipakita kung paano buhusan ng tubig ang sago para hindi magkadikit-dikit. Sa isang kaserola, maglagay ng 4 tasa ng tubig. Hindi pa buhay ang ating apoy. Ilagay dito ang isang Mr. Gulaman and Flavored Gelatin Powder na kulay red. Maglagay ng 1/4 cup na asukal. Sa puntong ito ay hindi ko pa binuksan ang apoy. Haluing mabuti ang gelatin mixture para hindi mamuumuo. Ngayon naman ay buksan ang apoy sa katamtaman lamang para hindi masunog ang ating gelatin. Haluin lamang ito ng dahan-dahan hanggang sa kumulo. Kapag luto na ang gelatin ay ilagay ito sa isang lagayan at palamigin ito. Dahan-dahan lamang dahil mainit-init pa ito at bagong luto. Para lumabig agad ang aking gelatin ay pinahanginan ko ito sa electric fan. Pabalik-balik na rin kasi ang aking anak na makulit dahil gusto niyang kainin ang gelatin. Kapag malamig na ang gelatin ay kayurin lamang ito gamit ang pangkayod ng buko. Para sa akin ay mas masarap siyang kainin kapag ganito ang texture ng ating gelatin. Pero pwede naman hiwain ito ng maliliit lamang. Please subscribe my YouTube channel para updated ka pag may bagong upload videos. Thank you! Ganito ang itsura ng aking gelatin kapag nakayod na ito. Meron akong isang bote ng nata de coco na kulay pula. I-drain lang ang syrup ng nata de coco. Dahil malapit na rin ang Pasko, ay pwedeng-pwede mo itong gawin at panghanda ng iyong pamilya. Madali lang itong gawin dahil pagsamasamahin lang natin ang ating mga sangkap. Ang nata, sago, gulaman, condensed milk at isang nestle cream. Kung gusto nyo naman ng mas matamis ay dagdagan nyo ng condensed milk pero para sa akin ay sapat na ito. Pansin ko lang ang anak kong makulit ay pabalik-balik na dito sa aking ginagawa. Pagkatapos naman pagsamasamahin ang mga sangkap, ay ihihalo naman natin ito ng mabuti. Muntikan na pala hindi magkasya ang ginamit kong bowl. Paghaluin lamang ito ng mabuti. Pagkatapos naman nito ay palamigin lamang natin ito sa ref ng 3 to 4 hours. Pag may dumating naman na bisita sa inyong tahanan na di inaasahan, pwede nyo itong gawin, lagyan lang ito ng yelo at pwede na itong isolve sa kanila. Dahil nga nilagay ko muna ito sa ref para palamigin, sabi ng anak ko bakit daw hindi ko siya pinatikman ng ginawa kong gelatin. Ito na nga, wala pang 3 oras, nilabas ko na ang gelatin sa ref dahil sobrang kulit ng anak ko. Gustong gusto niya na matikman ito. Habang hinahanda ko nga ito, naririnig ko, nanganganta na siya. At ito na nga ang ating nata de coco na gelatin.
Ang kulay ng gelatin at nata de coco ay nakakatakam talaga sa paningin. Nagmamadali na nga ako sa pag-video dahil ang tagal-tagal ko daw ay gustong-gusto na nila matikman. Marami ako nagawa dito kaya kasyang-kasya ito sa malaking pamilya. Gawin mo na rin ito kung may parating kang okasyon. Napakadali lang gawin, simple lang at walang kahirap-hirap. At siguradong magugustuhan ito ng iyong mga bisita dahil napakasarap naman talaga. Kung gusto mo naman kumita kahit nasa bahay ka lamang ay pwede itong gawin at ibenta sa harapan ng iyong bahay at siguradong babalik-balikan ito ng iyong customer. Sa sobrang sarap, nakaubos ako ng 2 baso nito, talagang nabusog ako. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page. Thank you!